Don't forget to subscribe! Magandang araw po sa ating mga mahal na OFWs, ang mangpanig ng mundo. Ako po si DA or Deputy Administrator Mocha Uson, ang inyong lingkod mula po dito sa OWWA. Welcome po sa pinakabagong programa natin na naglalayo na makapagbigay ng tamang impormasyon patungkol sa programa at serbisyong publiko ng OWWA. Ito ang OWWA at Your Service. Itong programang ito ay isang paraan para talakayin ang mga isyu at mga napapanahong kaganapan na nakakapekto sa buhay ng bawat OFW. Para sa episode na ito, pag-usapan natin ang isang mainit na isyu na lubos na nakaapekto sa bawat pamilyang Pilipino, ang COVID-19 pandemic. Mahigit kumulang 500,000 na ng mga OFWs ang napauwi at karamihan sa kanila ay nawalan na ng trabaho. Marami po sa ating mga OFWs ang nagtatanong kung ano ang may tutulong ng OWWA sa mga naapektuhan ng trabaho dahil sa COVID-19. At isa sa mga programa ng OWWA na nabuo sa panahon ng pandemya ay ang Tabang OFW. Ano ba itong Tabang OFW? Sino-sino nga ba ang qualified para dito? At ano ang proseso para ma-avail ang programang ito? At para bigyan tayo ng mga impormasyon at iba pang kaalaman patungkol dito sa Tabang OFW program, makakasama natin sa araw na ito ang focal person ng OWWA para sa Tabang OFW. Yan ay si Deputy Administrator Faustino Sabares III or DA Bubsy. Hi DA Bubsy, kamusta na? Okay lang ako, DA Mocha. Maraming salamat sa pag-imbita mo dito sa ating At Your Service, no? I hope that sa ating mga viewers today ay maraming matutunan dito tungkol sa tabang topic natin ngayon. Tama. DA Bubsy, ano ba itong Tabang OFW? Anong programa ito? At sino-sino ba ang qualified dito? Ganito yan, DA Mocha. Mabuti at naitanong mo yan, no? Ang unang-una ay tabang ay nilikha siya para sa itong pandemyang nagdaan, ano, mga victim ng COVID-19, ito yung mga distress, displaced, at higit sa lahat yung mga namatayan. Ano, yung mga kanilang fourth tertiary ito, mga college student, ang tabang ay isang uri ng financial aid. No? Yung tabang, di ba ibig sabihin ng tulong? Yes, tulong. Tulong OFW. Tulong para sa mga OFW na biktima ng pandemya ng COVID-19. No? At lahat ng mga anak nila na nag-aaral sa college ay kapag sila ay nag-enroll at tumawag sa ating OWWA hotline ay at na-proseso yung kanilang mga requirement, they can avail at mabibigyan sila ng 30,000 pesos grant. No, ito ay bigay, hindi loan, kaya ito ay tinatawag na financial aid para sa mga OFW na nabiktima under ng COVID-19. Hey, Bubsy, paano ba ma-avail ang programang ito at ano yung mga qualification para dito? Nako, DA Mocha, napakaswerte na. Simple lang ang requirements. Kung meron kang ID, travel authority, passport, tapos sa enrollment form, tapos yung Form 137 and Form 138 at resibo na ikaw ay nakapag-enroll. Isa lang doon, DA Mocha, ang isasabit mo at magka-qualified ka na. Aba, ganun kadali ha. Talagang gusto ipaabot ni Tatay Digo ang tulong sa ating mga OFWs. O, kasi ito, DA Mocha, ang nangyari dito ay observation natin doon sa una nating ginawa. Ano? Meron tayong maraming applicants na more than 11,000 na nag-apply. May marami tayong pending na almost 3,000 at saka yung mga na-deny. Pero nakita natin kasi hindi pala ma-provide ng ibang mga OFWs natin yung mga requirements. That is why, dahil ito in collaboration ng CHED, Unipass, DOLE at ng OWWA, ang OWWA ay sumulat, no, sa DOLE at sa board na i-relax yung ating mga requirements. And nakakatuwa dahil nirelax naman nila yan. Kaya sa araw na ito na pag-usap natin, malamang marami ang ma-aprobahan dyan, DA Mocha. Ngayong alam na natin yung mga qualifications at requirements, pag-usapan naman natin yung proseso ng pag-avail nito. Naku, DA Mocha, napakadali lang. Simple lang ang gagawin nila. Mag-login sila sa portal ng OWWA, yung www.tabangofw-is.owa.gov.ph. No? Ang gagawin nila, pilapan lang nila yon. Kapag bumukas na yan,
it is an online application, then meron kang makukuhang PIN number, and they after makapag-online register sila, meron silang i-maintain na PIN number or reference number, no? Ito yung gagamitin nila na parang personal code nila. So ngayon, isasubmit nila doon yung mga requirements and then ipapasa naman ito ng OWWA sa DOLE, no? Dahil okay yung kanyang requirements, ang gagawin ng OWWA naman ay for funding yan and for release, no? Ayon ng DOLE, no? Ng DOLE. So kapag bago yung i-release, in-notify uli sila doon sa number nila na yon para sa money remittance naman nila. Talakayin naman natin ang mga frequently asked questions o yung mga katanungan ng ating mga OFWs patungkol dito sa Tabang OFW. Dave Obsi, itong tanong ng ating OFW, paano kung inactive OWWA member siya? Makaka-avail pa ba siya ng programang ito? Pwede naman po, DA Mocha, dahil gusto ng ating mahal na Pangulo na mas maraming makamakinabang sa programang ito. Basta itong ating OFW ay napauwi sa Pilipinas dahil nga sa COVID-19 kahit siya ay active member, inactive member o undocumented. Yes po, yun po talaga. Basta yung anak din niya o yung dependent ay kwalipikado sa SUC requirement. Nabanggit natin kanina. Dave of C, paano naman kung single yung OFW, walang anak, sino ang pwedeng maka-avail? Ay, pwede yan, DA Mocha, no, pati yung kapatid niya, pamangkin niya, pwede. Kahit mismo si OFW, basta 30 years old pa baba, pwede siya. Ganun pala yun. Dave of C, paano ba nagsimula itong Tabang OFW program? Alam mo, DA Mocha, ito ay nagsimula siyempre sa ating na mahal na Pangulong Duterte through the initiative of Senator Bongo, no? This is in collaboration of CHED, UNIFAS, DOLE at OWWA, no? So sila sa taas, tayo sa baba, ang sa ground ang gumagawa nito, tapos sa inaaprubahan ng DOLE. So yan ang napakamagandang proyekto ng ating mahal na Pangulo para sa mga OFW, ang Tabang Project. 30,000 pesos financial grant, di ba? Magkano ba ang buong pondo kalahatan? Ako, yan ang magandang tanong, DA Mocha. It's a 1 billion project, no? So, bali kung i-divide mo by 30,000, 33,000 more na mga OFWs, anak ng mga OFW na nabiktima ng pandemya, no? So, malaking tulong yan para sa kanila, lalo na sa panahon ngayon. Ngayon naman po ay may makakausap po tayong OFW mula sa Buhisan, Cebu City, OFW Alexander Racaza Biel, upang ibahagi po sa atin ang kanyang karanasan sa pag-avail nitong Tabang OFW. Hello, Sir Alexander! Hello, magandang tanghali po sa lahat po, sa inyo po, Secretary Mocha. Ano lang po ako, salamat sa pag-promote niyo sa akin. Deputy Administrator lang po. Pwede na po ako tawagin DA Mocha. Kasi naalala ko po dati sa PCO. Tama po, Sir Alex. At ipakilala niyo naman po sa amin ang inyong magandang kasama dyan. Ay, ito po yung asawa ko po, Sir Rosalyn. Pakikwento naman po sa amin, Sir Alex, ang inyong karanasan sa pag-avail nitong Tabang OFW. Nakatulong po ba ito sa inyong pamilya, sa inyong anak? Ay, malaking bagay po, ma'am. Dahil wala, sa ngayon, wala pong permanent trabaho dahil napauwi. Pili ko ng mga gamit sa bahay, pili ko ng monitor, yung PC na paayos sa amin, kailangan na wala. Yes, na anak namin. Tapos yung sa mga supplies pa nila, basta malaking bagay ko. Maraming salamat sa mabilis na pag-asikaso dito sa Region 7. Mga pagtauhan nila ay maayos naman po. Sir Alex, paano niyo po nalaman itong programang Tabang OFW ni Pangulong Duterte para sa inyong mga OFWs po? Through online po at saka yung mga kaibigan na rin. Dahil siyempre yun ang kailangan namin. At saka nag-apply din kasi ako ng APAP dati. Doon ko nakikita may magandang programa pa lang gobyerno. Kaya yun, saka sa tulong na rin ng staff nila dito na nag-inform sa amin na pwede daw mag-avail sa gano'n na ano. Kaya yung nag-inquire po ako, maganda na nagtatanong-tanong ko sa kanila, tsaka maayos naman ang pag-assist nila sa akin. Ngayon, na-provide ko lahat ng mga kailangan na pwede requirements.
tayong sinadmit ko sa nila, di sawa ng Diyos, naantay ko na ano naman, na aproba naman. Malaking bagay po. Gaano naman po katagal yung proseso? Nahirapan po ba kayo sa requirements? Mabagal po ba ang pagbigay nitong tabang OFW na 30,000 pesos? Hindi ma'am, mabilis lang po. Dahil yung na-apply, nag-avail po ako ng ACE, saka parang naging continue lang po. Mabilis lang. Dahil nag-text sila sa akin na in-approve na nila. Di, tapos mga pa lang, dalawang linggo, ganun lang po, mabilis. Yan. Masaya naman po kami at kayo po ay nakatanggap ng tulong na tinatawag pong Tabang OFW. Meron pa yung Project East, pag-uusapan din po natin yan, at Dolly Akap. Sir Alexander, Ma'am Rosalie, mensahe nyo na lang po. Masabi ko lang po, maraming salamat sa mga programang ginawa nyo. Malaking bagay at isa po kami sa pamilya na tulungan ng mga programa nyo. Sana po, bibigyan pa kayo ng magandang buhay hanggang mahabang buhay para at saka ilayo sa ano, para marami pa kayong matulungan. Ano po, tuloy-tuloy lang po. Stay safe and stay healthy. Salamat po ulit. Maraming salamat po, Sir Alexander, at ang kanyang magandang may bahay, Ma'am Rosalie, mula po sa Cebu City. At salamat din po sa ating OWWA family dyan sa Region 7. Salamat po. Salamat po. Ingat po kayo. Ingat po. Narito po ang mensahe ng pasasalamat na naka-avail nitong Tabang OFW program. Magandang araw po. Ako po si Ruben Rafael C. Rivera. Dahil nga po sa pandemyang ito, wala pong biyahe ang mga eroplano, kaya napilitang magtanggal ng mga empleyado ang kumpanya, at isa po ang nanay ko sa natanggal. Dahil nga po single parent ang ating ina, nahirapan po siya sa mga gastusin pang araw-araw at sa pang matrikula ko po. Malaking tulong po ang natanggap kong pera na nanggaling sa Tabang OFW. Ginamit ko po ito sa aking pang matrikula at sa pampaayos ng aking laptop po na kailangan ko po ngayong klase online. At ako naman po si RV Jose Zamoranos. Itinigil ng kompanya ang cruise lines operation, kaya isa po sa na-repatriate ay ang aking nanay. Single mom rin po ang aking nanay. Siya lang po yung bumubuhay sa akin at nagpapaaral sa akin, kaya nahirapan po kami ngayon sa pang-araw-araw po. Malaking tulong po ito dahil din po sa pagbayad po sa matrikula ko po sa eskwelahan at saka sa pang-araw-araw na rin po na. Maraming salamat po sa tulong pinansyal na inabot niyo po sa amin. Sana marami pa po kayong matulungan ng mamaya. Narito naman po ang mensahe ni Senator Christopher Lawrence Bongo para sa ating mga OFWs na naka-avail nitong programang Tabang OFW at sa mga makaka-avail pa lamang nito. Magandang araw po sa inyong lahat, at binabati ko ang OWWA sa inyong bagong programa at tsak na makakatulong sa ating mga kababayang OFW at sa kanilang mga pamilya. Mahirap mabuhay at magtrabaho sa ibang bansa, malungkot at maraming hirap ang kaakibat para lamang kumita at may padala sa kanilang mga mahal sa buhay. Bilang kapalit ng kanilang sakripisyo, dapat lamang na maayos ang serbisyo nating mga nasa gobyerno, huwag na nating pahirapan pa ang ating mga kababayang OFW. Natutuwa ako at mayroon ng makabagong teknolohiya para mapadali ang buhay at mas mapabilis ang serbisyo para sa ating mga bagong bayani. Ito ang lagi naming hinahangad ni Pangulong Duterte, ang mapadali at mapagaan ang buhay ng bawat Pilipino, kahit saan man sa mundo. Para sa aking mga kababayang OFWs, gamitin niyo po ang serbisyong OWWA at your service, dahil para po ito sa inyo. Muli, maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Ayan, marami po tayong natutunan ngayon. Salamat, D.A. Bubsy, sa iyong oras.
Walang anuman, Day Mocha, maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin. Mensahe mo na lang sa ating mga mahal na OFW. Sa ating mga mahal na OFW, huwag na huwag po kayo magsasawa manood ng At Your Services, Day Mocha. At sa ating Tabang Project, go na! Apply na! Para sa karagdagang impormasyon, please visit www.owa.gov.ph at meron din po tayong 24-hour hotline 1348. Paalala lang po sa ating mga OFWs abroad at sa ating mga kababayan na mag-a-abroad, siguraduhin lamang po na kayo ay OWA member. Dahil sa OWA, ang miyembro ay protektado. Muli ako po si DA Mocha Uson. Salamat sa inyong panonood. Salamat, DA Boopsie! At ito ang OWA at Your Service.